Magandang evening sa inyong lahat. Okay, so dito tayo sa malupit na shoutout segment ng ating vlog. Bago syempre tayo magsimula. So first, shoutout muna natin yung pinaka-poging seatmate ko ngayon sa classroom yan, sa MedSurg Neuro. Julio Agateo Angeles. Woo! Congrats! And the shoutout na din. And next, sa isa shoutout natin, si Cyrus Sulya. Kasama yung announcer natin, yan, Crystal Jumawas. Siyempre, last but not the least, napaka-bright ng klase natin na ito, Bianca Sofia Nebrida, shoutout sa'yo. And don't forget, share yung video natin. Maraming malulupit na information. Ma-appreciate nyo sana. I hope you appreciate and thank you. Don't forget to subscribe and share this to your friends. Bye-bye! Disenyo ito ni Genaro Palacios na kilala rin sa pagdidisenyo ng simbahan. So ito mga pare, punta tayo dito sa malaking water reservoir noong 19th century mga tol. Sige, ito pala yun. Grabe. Though may harang, pero ito na yung mismo story eh. Grabe no, napakaluma pero okay. So ayun po, yan, nandito tayo ngayon. Yan ulit. Viseo El Deposito, San Juan City. So hello mga pare, dito po tayo sa Viseo ng Katipunan. So yan, ikot lang tayo. Gusto ko na rin ito puntahan last year pa. Kasi hindi ko lang tumingin sa mga ganito. Pero ayan. So we're here. Let's pull this. Go inside. Wow. Bonifacio. And tapos. Okay. So ayan po guys, yung nakikita natin ay mga reproduction ng Katipunan documents, which is the really original, na may signature ng mga members na to. So ayan, next. So ito po yung mga events ng mga pangyayari nung mga last days ni Bonifacio before May 10, 1897. And ito po yung mga itsura nila. Ayan. So let's start here at Gregoria de Jesus, siyang asawa ni Andres Bonifacio na tinawag na Lakambini ng Katipunan. At sumunod ang utak ng Katipunan na si Emilio Jacinto. Ayan. At ito naman, kung hindi ako nagkakamali, siya si Dr. Pio Valenzuela. Ayan. Isa din siyang importanteng miyembro ng Katipunan na nang hikayat kay Rizal na sumapi sana dito sa kilusa na ito. At last but not the least, syempre ang supremo natin, si Andres Bonifacio. Okay? So ito, yan, unang sigaw ng Katipunan. Sinishare ko lang to kasi ngayon lang ako nakapunta dito and maybe the last. Natakot ako. Akala ko tao yung dun. Anyways, so this is the revolution, and this is the illustration of how the Katipunan meet and prepare for the battles. And next is these are the 8 provinces in which represents the 8 stars of the Philippine flag. First, Ecija. Second is Bulacan.
Siyempre Manila, Cebu, Kamindanawan is now Mindanao, yeah. And the island of Panay, which was, I think, was a province during that time. Batangas, Lasat, Batalis, do not forget Cavite. Okay? As we all see here, that are exactly the 8 stars. Yeah. This is siyempre their documents. Wala na lang, nagsulat pala si Gregorio de Jesus ng kanyang poem. At ito, ang pagkilala po natin kay Andres Bonifacio. Yan. Ang daming pinangalan ng lugar sa kanya, dami din ginawang monuments para sa kanya. And syempre, nailagay siya sa stamp, sa pera. And hindi pa nailalagay na nasa 5 peso coin na siya ngayon. So yun guys, this sums up all of our trip. Pero, we should not forget that there are important parts of our history in which we should not forget. Because when we realize why is history important to ourselves, it is because it is our national identity as a Filipino.